Psycho. Ngayon pwede na magpatakbo ng kandidato ang binuong partidong hugpong ng pagbabago ni Davao City Mayor Sara Duterte kasunod ng accreditation nito sa COMELEC bilang regional political party. May mga tanong kung makikipag-alyansa ito o lalabanan ang mga kandidato ng partido ng amang si Pangulong Duterte, ang PDP Laban. Si Senador Coco Pimentel, presidente ng PDP Laban, umaasang mabubuo ang alyansa ng dalawang partido para sa 2019 elections. Sabi ni Pimentel, kakausapin nila ang hugpong ng pagbabago at iba pang mga Duterteng grupo na nais lumahok sa eleksyon. Ayon sa Malacanang, hindi naman naiiba kay Pangulong Duterte ang hugpong. It's a regional party. Okay. So last but the president has said, kasi yung hugpong yan, amin talaga yan. Yan yung local party niya sa Davao City, hugpong. Nauna nang sinabi ni Mayor Sara na mag-e-endorso sila ng ilang personalidad sakaling tumakbo ang mga ito sa pagkasenador. Gaya ng Special Assistant to the President Bongo, Bureau of Corrections Chief Bato de la Rosa at Senador J.V. Ejercito. Nagpapasalamat si Ejercito na isinama siya ni Mayor Sara matapos niya magbahagi ng hinaing laban sa PDP Laban. Medyo nagtatampo ako. Or nagsasabi ako, bakit parang ini-ease out kami ng PDP? Supportive naman kami sa presidente at sa kanya mga hinihiling ng proposed legislations. Umaasa raw si Ejercito na i-endorso din ng hugpong ng pagbabago ang mga kapwa niya re-electionist na kasama niya sa grupong tinatawag nilang The Force na sina Senador Sonny Angara, Nancy Binay, Cynthia Villar at Grace Poe. Alam naman ni Mayor Inday Sara, no, na kung sino yung tumutulong at sumusuporta kay Pangulong Duterte, no? But there are times, syempre may mga issues na medyo naging independent kami, no? May conscience mo, pero most of the time, naging very supportive naman kami lahat. Jam Sesante Kaiko, Nakatutok, 24 Oras.